delicious, and it's delicious really. Hi guys, welcome back. So to this video, pinuha tayo ng banana turon. So ayan, mag-ready lang kayo ng 2 kilos na banana. Yung sabana, banana, ayan, bulutan, tapos ngayon, imamas na natin, no? Ayan, so using tinidor lang kasi wala tayong pang mas, no? So gawin natin yung mas banana. Okay, here okay, we are. Pagkatapos ng namas, ayan po. Banana. 2 kilos na banana ripe yung sabana. So lagyan natin ng isang itlog. Isang itlog lang po sa 2 kilo na saging. Tapos mix-mix na yan. Ayan. Ayan, mix-mix lang po. Ayan, hanggat na mix and mix. Tapos, and you have here brown sugar, 3-4 cups. Na sugar. Brown sugar, ayan. And then, mix. And mix again. Mix lang. And we have baking powder. Let's put 1 tablespoon of baking powder. 1 tablespoon of baking powder lang po. And mix. Ayan, so mix ulit. You have here flour, yeah, and then all-purpose flour. Ang ilagay ko dito is third class na flour kasi wala flour, we put 3 cups. Lagyan natin ito na 3 cups of flour. All-purpose flour. 2. 3. And 3. And then mix. Mix. So mix lang ng mix. Okay. So, ayan po, na-mix na natin, no, lahat. Kung medyo malambot pa yung, ano, here is done, na. All your already mixed, and you have to form it into like donuts. Breadcrumbs pala dapat hindi para pang crispy. Fry na chicken. Ito, breadcrumbs na. Lagay natin dito, separate. So, ngayon, mag-polma tayo dito. Using our gloves. Ng donut na forma. Using gloves. So, gagamit tayo and let's gloves. Put oil in our hands para hindi siya mag-stick. Yung gloves natin, lagyan natin ng cooking oil para hindi siya magdikit. So, ayan. So, buha tayo ng konti. I have to form. Sa inyo na yan kung gaano siya kalaki, no? So, mag-form lang tayo dito ng parang donut, no? Ayan. Kung yung ano nyo is malambot, lagyan, add nyo lang ng flour, no? Malambot kasi siya, kaya ano, ilalagyan ko siya ulit ng flour, kakunti-kunti niya. So, ulit tayo. So, ito na yung banana donut natin, guys. Ayan, hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko siya hinulma kasi naglulubat ako. Pero ganito lang siya. After niyong ma-hulma, sa tawag na, at the last part, kabira niyo siya ng breadcrumbs. So, alright guys, ito na yung finished products natin, no? Ayan. Para siyang donuts. Supposed to be maging yellow to ang kulay kasi dapat ang breadcrumbs is may halong cheese powder. Kasi po, wala akong cheese powder, so breadcrumbs alone na lang. Ayan, kaya ganyan. Medyo crispy-crispy yan sa labas, tapos sa loob is malambot. Ayan po, try nyo pong gawin ito sa saging na saba ninyo, guys. Huwag lang iprito at gawing turon. Gawin nyo din siya ng ganitong style. Ayan, maganda siya pang gusyo. And guys, thank you for watching. Bye! Hope you like this video. Follow for more videos. Bye!